Balot sa na-experience na ho ba ninyo? Ha? Yung mga dating regional directors ng BIR, yung mga dating commissioners ng BIR, yung mga dating revenue officers ng BIR, yung mga dating group supervisors ng BIR, at yung mga dating revenue district officers ng BIR. May bali-balita, ah? May bali-balita. Pagkagaling nila sa BIR, ayan, lumilipat sila sa either sa CPA firm o sa law firm. Depende sa kanilang preferences. Pagkatapos, yung iba ay nagkakaroon ng individual practice. Hindi ko ho kayo pinipigilan na kunin silang consultant. At hindi ko rin ho sila pinipigilan na mag-practice. Karapatan po nila yon. Pribilehiyo yon na ibinibigay ng batas. Ito lang po ang warning ko sa mga tao na naniniwala pa hanggang ngayon doon sa mga revenue officers, commissioner, dating commissioners, dating regional director, dating revenue district officers, dating group supervisors na umalis sa BIR at ngayon po ay nag-o-offer ng tax consultancy, tax bookkeeping, at tax auditing. Ayan. Actually, marami ho sila eh. Kahit naman hindi pa sila nagre-resign o nagre-retire, eh yung iba ho nagpa-practice na. So, hindi ho maganda yon. Ganito na lang isipin nyo mga kasama. Kung kukunin nyo sila, imagine nyo kung ilang tao ang pinarusahan yan, ilang taxpayer ang pinarusahan yan nung siya ay taga-BIR pa. Ilang taxpayer ang hiningan niya ng lagay, ilang taxpayer ang pinaiyak niyan, at ilang taxpayer yung pinarusahan niyan, at ilang taxpayer yung nagsara ng business dahil o sa kanya o sa kanila. Isipin nyo na lang ho yung buhay na nawalan ho ng pangarap, yung buhay na nawalan ho ng hanap buhay, at yung pamilya na hindi nakatapos yung mga anak dahil ho sa kanila. Isipin lang ho ninyo yun. Alam ho naman na ninyo ang trabaho ng mga taong yan from the start ay pagiging fixers. So ano ho ang magiging trabaho niyan sa inyo? O DT fixers pa rin? So mag-isip-isip ho kayo. At huwag nyo na hong idalhin sa buhay nyo yung mga kamalasang din ginawa nila sa ibang tao. So kung pipili ho kayo ng tax consultant, huwag nyo ho akong piliin. Huwag ho. Ang piliin nyo ho yung mga tao na tapat sa batas, tapat ho na maglilingkod sa inyo, at hindi ho lalagyan ng bahid ang pangalan ninyo sa katarantaduhan, sa illegal na paraan. At ako lang po, pwede na lang ho kayong bumili ng libro ko. Ayan po, para ho makatulong sa inyo, tong librong ito, hindi ho kayo iiwanan. Pero yung mga bookkeepers na ang charge 1,500 pero walang laman ng libro, ito ho yung katapat nila. Multiple choice na po ang paglalagay sa libro ng inyong entry. Kasi karamihan ho ng entry sa tax code, narito na po. So huwag nyo rin ho kalimutan yung aking second opinion. Dito, mag-install na ho kaya ng tax mapping apps kasi sa pag-i-install nyo dyan, may mga tax specialista ho kayong mamimit. Napakamura ho ng kanilang professional fee sa mga problems na pwede nyo ninyong i-consult sa kanila. So, sa muli, wag na wag po kayong muna magtitiwala sa mga dating opisyal ng BIR. Tingnan nyo muna ho yung karakter. Kung mayaman siya, eh mag-isip-isip ho kayo kung gaano karaming tao pinarusahan yan nung namumuno pa siya o nagtatrabaho siya sa BIR. Huwag po ninyo siyang pagbigyan na yung business po ninyo ay kanyang makita at gawin ho kayong gatasan katulad ng ginawa niyang sa mga ibang tao nung siya ay namumuno o nung siya ay nagtatrabaho pa sa BIR. Marami pong salamat at mabuhay po ang mga Pilipino.
Yung susunod na dalawang video ho rito ay para ho sa mga gustong maging tax specialista. Nandoon po yung rule, yung procedure, at para ho doon sa naghahanap ng tax specialista, nandoon din po yung rule. Video 1, video 3, video 2. Ayan, video 1 ho ito eh. Para ho sa mga accountants, bookkeepers, consultants, lawyers, ito po. Wala hong batas. Oh, kasi ang default ng batas, pag hindi pinagbabawalan, pwede. Okay. Ang tax specialista, brand name ho yan, akin. I own tax specialista brand name under the general brand name of EmelinoTMaestro. Okay. Ano sir ang opportunity, ha? Opportunities para maging tax specialista. Gaano kalaki ang income ko pag ako'y naging tax specialista? Yayaman ba ako pag ako ay naging tax specialista? Sagutin ko yung mga tanong nyo. Una, qualified ka ba na maging tax specialista? Sagot, yes. Eh sir, hindi naman ako CPA o Certified Public Accountant. Hindi rin ako lawyer. Wala akong problema doon. Hindi ho pinagbabawalan ng batas na kahit ang inyong profession ay hindi accounting o hindi sa lawyer. Okay? Ibig sabihin, kung ang profession nyo ay engineer, architect, nurse, doktor, at gusto nyong maging tax specialista, kasi ito dahilan nyo eh. Walang tax specialista na doktor. Walang tax specialista na arkitekto. Walang tax specialista sa isa mga engineers. So kung ikaw, o nurse, walang tax specialista sa mga nurses. So kung ikaw gusto mong maging tax specialista, pwede. Imaginin mo isa kang engineer at isa kang specialista sa taxes o tax specialista. Ang laki ng market mo dahil wala kang kompetisyon. Imaginin mo, doktor ka at ikaw ay nag-iisang tax specialistang doktor. Imaginin mo yung laki ng market mo. Iyon. Iyon ang laki ng opportunity mo. Kaya tutulungan kita, lalong-lalo na kayo na walang alam sa tax, ano? Ignorance. Okay. So qualify lahat, ha? Woo! Qualify kayong lahat, sir, bossing, sayang. So ako po yung magiging stepping stone nyo. Aapakan nyo po ako, stepping stone nga eh. O, para ho marating nyo yung pagiging tax specialista. May income ba? Of course, sinabi ko na sa inyo. Kung walang nag-o-offer ng ganong services, aba may market kayo. Ah, meron kayong pwedeng bentahan kasi maraming naghahanap. Tingnan nyo na lang ang mga BIR officials. Bakit ang yayaman nila kahit mga 21 years old pa lang sila? Ha? 21 year old, 22 year old. Why? Because tingin ng mga tao sa kanila kahit sila yung mga bata, mga tax specialista. Kaya nga sinasabi ko, huwag kayong maniwala dyan. Ididiscuss ko mamaya bakit hindi tax specialista ang mga BIR officials. So, how? Paano ako magiging tax specialista, Mr. Maestro? Okay. Ang requirements ko para mapasama kayo sa team ko, ha? Ganito kasi, imamarket kita. Mag-install nga kayo sa inyong Android. Later on, magkakaroon na ho ako sa iOS nito, sa Apple. Tax mapping. Yung kulay dilaw ho, yung logo at may mukha ko. At kung magre-register ho kayo as tax specialista, kayo ho yung ibebenta ko. Ang kailangan nyo i-download, tax mapping din, kulay pula ang nakasulat, TS. Makikita nyo naman, ha, pinaplas dyan sa ilalim eh. So, pag-usapan natin, tax specialista, sir, sali ko sa grupo mo, sali ko. Ang daming ganun eh, ha, daan-daan na sila ngayon. So, kung CPA ka, Certified Public Accountant, ang requirement ko sa'yo, PTR, ito yung ini-issue ng LGU. Okay? Ha? Professional Tax Receipt. Yung current, 2018.
Next, certificate authorizing registration. Ito po yung ini-issue sa inyo ng BIR. Oh, ibig sabihin lang niyan, registered kayo sa BIR. Next, ATP. BIR din yan. Ito ho ang proof na meron kayong authority, authority to print yan eh. May authority kayo na magpaprint ng official receipt. Oh, BIR din yan. So, yan ho yung initial kong requirements. Yan po ay tawag nito, i-scan ninyo at i-email nyo sa akin. Tax mapping, yan, dito nyo po i-email. taxmapping.com.gmail.com. Diyan nyo i-email sa akin. Okay? Pagkatapos po ninyo, sa mga non-CPA, ayan, katulad ng engineers, architects, doktor, ang laki ng market nyo, sumama kayo sa akin. DTI, yung business name po ninyo na makukuha sa DTI. At non-CPA kayo, o kaya non-professional kayo, katulad ng bookkeeper na hindi pumasa sa CPA board exam, o yung mga tao na college graduate, okay, industrial engineer na wala namang board, okay, pwede ho kayong mag-apply ng barangay micro business enterprise para exempted ho kayo sa income tax, hindi ho kayo magbabayad ng income tax. Okay? Ano na lang babayaran ko, Mr. Maestro? Tsako yan ituturo sa inyo. Okay? Kailangan nyo rin ng COR, pang BIR. Katunayan, na-registered kayo sa BIR. ATP, authority to print receipt. Yan. Katunayan na pinayagan kayong mag-print ng receipt at official receipt din. Pag meron kayo niyan, ma-approve ko ho kayo at ma-activate ko yung account nyo sa tax mapping apps. Yan. Sir, bakit kailangan kong mapunta sa tax mapping apps? Kasi yan po yung platform para nasa radar kayo ng mga taxpayer. Kasi maraming taxpayer naghahanap ng tax specialista. Sawan-sawa na sila sa paglalagay dun sa mga corrupt BIR officials, sa mga incompetent CPA, sa mga irrelevant bookkeeper, at sa mga corrupt na lawyer din. So, ang grupo natin may integridad, may care, at saka mayroong competence pagdating sa tax. Okay? Kaya ang tawag sa atin ay tax specialista. Mr. Maestro, Mr. Maestro, paano naman yung mga benefits? Ah, ito, benefits. Pag ang pangalan mo ay nasa tax mapping, okay, malolocate ka ngayon ng mga tao na mayroong problema sa tax o nangangailangan ng tulong mula sa isang tax specialista. So, hindi mo kailangan makipagkita dun sa tao kasi tawagan lang sa telepono, kikita ka na ng 1,120. Whether registered ka sa BAT, as BAT taxpayer ka, or non-BAT taxpayer ka, ang ibabayad sa'yo, 1,120. Wala ho akong professional fee dyan. Ngayon, inyo lahat yan. Of course, makakaroon ako ng expenses. So, idideduct ko lang dyan yung expenses na mai-incur ko sa pagmamarket ko sa inyo using tax mapping app. So, matatanggap nyo net. Of course, ang mangyayari dyan, i-issuehan nyo ako ng collection receipt at yung kliyente ko, i-issuehan nyo ng official receipt. Yun po yung mangyayari. So, ano sir, saan ako may bebenta? Oo, meron tayong limang market segment. Pwede kang sa city lang kasi gusto mo yung city lang kung saan ka nakatira. For example, nasa Pagadian City ka o kaya nandoon ka sa ano bang city ng iba? Nandoon ka sa basta yung city sa probinsya. City sa probinsya except Metro Manila, Metro Davao at Metro Cebu. Ayan ha, puro metro 'yan. So yung mga city na under ng Metro Davao, Metro Cebu at Metro Manila, hindi ho kasama dyan. At kasi
mura lang ho yung share ninyo sa gastos dito on a monthly basis. Next, gusto mo sa buong province ng Tugigaraw o ng Isabela o ng Cagayan, gusto mo makopo yung buong market na yon, pwede ho. Mag-apply ka para sa provincial market. Okay? Oh, ang susunod, yung pangatlo, gusto mo naman sa Metro Manila, Metro Davao, at Metro Cebu. Ayan, pag pinili mo yung Metro Manila, Metro Davao, Metro Cebu, ayan, ito po yung market ninyo. Okay? Now, siyempre, exclusive kayo sa mga market na yan. So, yung tao na naghahanap, halimbawa, sa province ng Quezon province, oh, sabihin natin Quezon province, ha? Sa Quezon province, may naghanap, nasa Cebu kayo, naghahanap nasa Quezon, tutunog yung cellphone nyo, tatawagan kayo, oh, ano ba problema mo? Yun, taga Quezon yung naghahanap. Of course, pag ang naghahanap ay nasa Metro Manila, hindi ho tutunog yung cellphone nyo. Ayan. Para ho tayong Grab, ganun lang. Ang problema sa Grab, nagpupunta pa sila dun sa kliyente, kayo lang ho tawag. So, pag tumawag ho sa inyo at natapos kayo, yung kliyente ho ay nagbigay ng review sa inyo, aba, makukuha ho nyo sa akin ito. Kaya lang ho, meron hong cut-off tayo kung kailang kinukuha. Then, meron tayong island. Ah, Luzon, kung gusto mo, buong Luzon ka. Basta pag may tumawag sa buong Luzon, magri-ring yung telepono mo. Or, Visayas, may tumawag sa Visayas, ring yung telepono mo. Kahit na nasa Luzon ka, magri-ring pa rin kasi nasa Visayas yung tumatawag eh. At Mindanao, oh, nag-ring yung telepono mo. Nandoon ka sa Visayas pero ang tumatawag nasa Mindanao. So, ang laki ng opportunity. Imaginein mo, 10 lang yung tumawag sa iyo sa loob ng isang araw. Aba, 1,120 times 10 is kita ka ng 11,200. Ay, imaginein mo ha. 1,100 na per call. Oh, sabihin natin eh, meron kang 10 calls. Oh, edi meron kang 11,200. Of course, less expenses. Sa loob ng isang araw, kung masipag ka at laging bukas ang cellphone mo. Okay? Yun ho yung oportunidad na sinasabi ng batas eh. Ako ho yung gumawa para sa mga accountants, bookkeeper, consultants at mga non-CPA, OFW na gustong maghanap buhay bilang mga tax specialista. Ayan. Oh, at yung panglima na baka makalimutan ko, Philippines. So kahit nasaan ka sa Pilipinas, basta may tumawag na sa Pilipinas, yung cellphone mo magri-ring din. Ang ibig ko sabihin, kung lahat tayo ay mayroong Philippines ang pinili, sabihin natin, 100 tayo na ang pinili natin, puro Philippines. So, yung mga cellphone natin, magri-ring, sabay-sabay, mag-alarm. So, unahan tayo kung sino yung unang makakakuha ng call, eh sa kanya papasok yung kliyente. Siya yung kukuha ng 1,120. Of course, may review yan. Pag mababa review mo, tatanggalin kita. So, ito po yung tax specialista opportunity para ho sa lahat. Huwag ko kayong mag-alala. Ako ho yung tutulong sa inyo. Ako yung magiging gabay ninyo bago ho kayo magkaroon ho ng opportunity. Ako ho, pauutangin ko kayo nito. At gagabayan ko kayo. Lahat ng manuals na kailangan ninyo, gagawin ko para ho meron kayong tools sa inyong pagiging tax specialista. Oh, magparehistro ka na. Okay, i-download mo yung dalawang apps. Pinakikita naman dyan, di ba? Yung tax specialista para ho sa tax specialista. Yun yung TS, yun yung makikita nyo yung icon niya pula na may TS sa gitna. At yung naghahanap ng consultant, yung mga kliyente, okay, yung mga kliyente, huwag na kayong maglagay. Masama sa ano yan eh, relihiyon, di ba? Ang paglalagay. So, ang magangyayari ho, ay download ho nyo yung tax mapping na kulay yellow. Tapos yung gitna ho, may mukha ko at may nakasulat na ATM. Okay? Mura na ho ang consultation ngayon. Bago ho ninyo kayo pumunta sa graft and corruption, kumonsulta muna ho kayo. 1,120 lang. Okay? Register na. Ngayon na. Okay? May pagkakataon ka na.
ask for these packages. Okay? Ganito kasi yan eh. Kapag bumili ka sa akin ng libro or na-i-train kita, ibebenta kita. Dito kita ibebenta sa tax mapping apps. Nakikita ba ninyo? Yung mga kulay blue na nakita nyo dyan, mga tao yon, mga right now, mga accredited sila, pero pipiliin ko pa sila eh. Ayan, sa buong, ano yan, buong Metro Manila and nearby provinces. So, pag pinindot mo ito, lalabas yung service. Ayan. VAT, income, at saka withholding tax. Bookkeeping yan. Pag ito naman kulay green, letter of authority, SDT, BMB, benchmarking, tax mapping, OPLAN kandado, LN, letter notice. Ito naman, dilaw, tungkol sa assessment. And of course, yung kulay pula ay tungkol po sa collection na ng buwis. So dito, para tayong mga grab, ha, na immediately, pag may problema yung mga taxpayer, ito po yung apps na kukunin nila, makikita ngayon nila dito, ayan, yung mga available tax specialista na pwede nilang kausapin. Siyempre, babayaran po nila kayo. Ganun po ang mangyayari. So, ano sir yung tax specialista? Ayan, tax specialista. Walo ho yan, pero pito lang ho yung sinulat ko. Yung pangwalo ay yung tax bookkeeping specialista. Siguro later on, magbibigay ako ng lecture about tax bookkeeping at saka ano pagkakaiba nito sa financial bookkeeping and managerial bookkeeping. Paliwanag ko lang ito. Yung una is BIR tax mapping. Pag na-i-train kita, may libro ho kasi ko dyan. Okay? Ayan. Bibigyan kita nito. Hindi naman pala bibigyan. Bibilin mo to. Pwede kong pautang sa'yo. Depende. So, dito, sa tax mapping, kasama rito yung libro para sa BIR lifestyle check. At saka yung BIR open cases specialista. So, isang libro, tatlong specialization kagad ang makukuha nyo. BIR tax mapping, BIR open cases, at BIR lifestyle checking. Yan. Pagkatapos kayong bumili ng librong ito, sinabi ko nga kanina, ilalagay ko kayo rito sa aking apps. Tax mapping apps na sa Google Play Store. Next, OPLAN kandado. Tuturuan ko kayo ng OPLAN kandado, bibili rin kayo ng librong ganito. Okay? May packages tayo para sa OFW, non-CPA, non-lawyers, doon po sa mga bookkeepers na gustong pataasin yung kanilang kita, sa mga accountants na gustong pataasin ang kita nila, sa mga CPAs na gustong pataasin ang kita nila, at sa mga employed accountants, bookkeepers, consultant, financial analyst, financial planner, financial advisor na gustong pataasin ang kita nila, ini-invite ko kayo na maging tax specialista. So sa OPLAN kandado na libro, kasama na po dito yung BIR inventory taking at saka BIR benchmarking. So, tatlo uli yung inyong specialista na pwede kayong kumita. And of course, meron tayong pang tax specialista, pang BIR letter of authority. Exclusive lang ho siya kasi medyo profitable po itong ganitong klaseng negosyo. And meron tayong BIR subpoena. Napapansin nyo may mga librong pinaplas dyan. Bibilin po nyo yan para kayong maging membro ng tax specialista. At pagkatapos po, ilalagay ko kayo doon sa tax specialista o tax mapping apps para malaman ho ng tao na kayo po ay nag-o-offer. So, meron po tayong mga special packages. Very special sa akin ng mga OFW. O kayo mga OFW, i-present nyo lang na kayo ay talagang OFW.
turuan ko ho kayo na maging tax specialista at immediately maibenta nyo yung sarili ninyo sa mas maraming taong nangangailangan. Labanan na po natin ang BIR, graft, and corruption. Labanan po natin yung mga harassment, oppression, harm, at saka pananakit nila sa salita, pagtotorture ng utak. Maging tax specialista po kayo. So, marami hong salamat at magkita-kita ho tayo sa mga susunod kong seminars. O sa mga taxpayer, ha, kung meron kayong Bible, dahil unknown yung pupuntahan nyo, yung taxation din po is unknown. Kailangan po ninyo ito. Salamat po.